Ano nangyari? Agad na sumulubong sa kanila ang driver ng matanda nang makita silang paparating. Hindi ko po alam. Bigla na lang po siyang nahirapang huminga kanina matapos siyang kumain ng cake. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Napangiti si Tonto nang matapos sa pag-aasikaso sa mga papel niya. Tapos na siyang makapag-enroll sa college. Connected sa business ang kinuha niyang kurso dahil iyon naman ang linya niya simula pa noong bata pa siya. Habang naglalabada kasi ang kanyang ina noon, ay siya naman ang nagbebenta ng ice candy na tigil 5 piso sa classroom nila. Talagang pareho sila ng mama niya na dumediskarte noon. Hindi siya nagpapabaya, lalo pa't walang katuwang sa buhay ang kanyang ina at mag-isa siyang itinataguyod. Kailangan nga rin tumulong sa ina. Kulang ba ang baon mo at kailangan mo pang gawin yan, anak? Naitanong ng ina niya noon. Noong magsimula kasi siyang magtinda at mag-angkat ng ice candy sa isang tindahan malapit sa kanila para ibenta sa paaralan. Hindi naman po, Nay. Iniisip ko lang po na baka makatulong din yun kahit papaano. Pagdadahilan niya. Eh, paano ang pag-aaral mo? Baka hindi ka na makapag-concentrate sa pag-aaral mo dahil iyan ang inaatupag mo. Umiling siya at ngumiti. Nag-aaral po ako mabuti, Nay. Hindi po napapabayaan ang pag-aaral ko. Huwag po kayong mag-alala. Papaakyatin ko na rin po kayo sa stage para isabit ang medals ko. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Kada recognition month at graduation ay sinisiguro niyang aakyat ang kanyang ina para magsabit ng medals at ribbons niya. Gusto niyang maging proud ang kanyang ina at masabi nitong hindi na sayang ang pagpapagod nito sa paglalaba para mapag-aral siya. Gusto niyang makita nitong kaya niya ang sarili niya. Marami nang inaalala ang kanyang ina at ayaw niya nang dumagdag pa siya. Galingan mo anak ha. Wala akong ibang maiiwan sa'yo kundi edukasyon mo. Hindi mayaman si mama. Tapos, sahawakan ng kanyang ina ang kanyang ulo at ngingiti ng mapait. Dahil mataas ang mga grades niya noon, kaya hindi siya nahirapang makakuha ng scholarship. Nagpapasalamat siya talagang hindi niya napapabayaan ang pag-aaral noon. Malaki ang naging balik nito sa kanya. At ang mas nakakatuwa pa ngayon, natanggap siya sa isang pinag-applyan niya bilang janitor. Isa sa malaking kumpanya iyon sa Pinas. Pinangarap niya makapasok sa kumpanyang iyon. Tsaka balang araw ay hindi na lang janitor ang trabaho niya doon. Magiging kasapi rin siya ng kumpanyang iyon. Magkakaroon siya ng sariling table doon at opisina niya. Kahit alipinin pa siya ng mga kasamahan niya sa kumpanyang iyon, ay ayos lang. Kahit taga-print lang siya. Basta, pangarap niya maging empleyado ng kumpanya. Pangarap niyang makapasok dyan. Hindi niya alam kung bakit pero iba talaga ang hatak ng Regal Empire sa kanya. Sayo na ang executive office simula ngayon. Ngayon lang ulit may maa-assign doon dahil umalis ulit ang naka-assign dati. Paliwanag naman ng matandang matagal na nagtatrabaho doon bilang janitor. Minimum doon ay 800 ang araw. May kaltas pa sa mga benefits kaya kakaunti na lang ang maiiwan sa kanya. Mabuti na nga lang at medyo malaki-laki ang minimum ng mga janitor doon. Sa construction site nga na pinagtatrabahuhan niya dati, 400 lang. Partida at delikado pang trabaho nila tsaka buwis buhay. Sinabihan siya ng matanda ng mga dapat niyang gawin. Ngayon kasi ang unang araw niya sa kumpanya. Wala pa siyang kaide-ideya sa mga gagawin. Pero dahil madali siyang makakatch up ay hindi siya nahirapan. Isang napakalaking opisina ang nadata niya pagkarating niya sa top floor. Hindi niya naman inaasahang ang isang buong palapag pala ay talagang isang tao lamang nagmamay-ari. Napakagara ng lugar. Mas lalo tuloy siyang nagkaroon ng inspirasyong magsikap sa pag-aaral para makatrabaho at balang araw ang may-ari ng kumpanyang iyon. Nagulat na lang siya nang mamalayang kanina pa palang may nakatingin sa kanya. Nakaupo ang isang maedad na lalaki sa swivel chair. Seryoso itong nakatingin sa kanya at wala namang nakalagay na pangalan sa desk nito. Hindi niya alam kung anong posisyon nito sa kumpanya. What are you doing? Hindi ba dapat ay nagsimula ka ng magtrabaho?
Muntik pa siyang mapatalon sa gulat nang bigla na lang itong magsalita. Opo, pasensya na po. Magsisimula na po ako. Napaisip siya. Baka secretary ito ng CEO ng kumpanya. Kung ganoong mukhang masungit ang secretary ng boss nila, ay tsak lalo na yung boss talaga. Nagsimula na siyang maglinis at maganang nagpupuna sa glass wall tsaka dadaanan ng wiper iyon para mas lalong kumintab. Dahil sa katahimikan kaya hindi niya napigilang hindi sumipol-sipol. Masaya lang kasi talaga siya. Can you stop that? Nagulat siya na magsalita na naman ang lalaki. Po? Nagtataka niya namang nilingon ang matandang lalaki. Whistling. May trabaho ako, hindi ako makapag-focus. Medyo suplado ang sabi pa nito. Namilog ang mga mata niya at agad na tumango. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Napalunok na lang siya. First day niya pa lang pero may iritado na sa kanya. Nakailang strike na rin siya. Pinagdarasal niyang sana ay hindi na ito masundan pa. Kaya ilang minutong dumaan ay maingat na talaga siya sa lahat ng kilos niya. Kahit ang paglipat sa timba ay dahan-dahan niyang ginagawa. Nabot na nga siya ng break time. May babalikan pa siya sa palapag na yon. Bababa muna siya para mananghalian. Kaya lang ay napansin niyang hindi pa kumikilos ang lalaki at mukhang wala pang balak na bumaba. Hindi ba ito kakain? Tanghali na at break time na. Napatangu-tangu na lang siya. Siguro, ganun lang talaga kasipag ang mga tauhan sa kumpanyang yon. Napangiti siya. Kung gaanong masipag ang kasama niya, mas naiinganyo rin siyang magsipag. Bumaba siya saglit para kumain. Napansin pa nga ng ibang katrabaho niya nagmamadali siyang kumain na para bang may humahabol sa kanya. Sino yan? Bago? Ang bilis naman yata ang kumain. Halos lumuni na yata pati pinggan eh. Ganyan din ako kasigasig dati. Eh sobrang sipag nung first day sa work. Pero napagtanto ko rin na hindi naman aangat ang sahod mo kahit pa mamatay ka kakatrabaho kaya tinigil ko ng pagpapasikat. Hayaan mo na, hindi niya pa yan nare-realize. Naririnig niya mga sinasabi ng mga kasama niya pero wala siyang pakialam. May sarili naman kasi silang paninindigan at paniniwalaan. Ano naman kung hindi umangat ang sahod? Ang importante, nagtatrabaho siya ng malinis. At saka, hindi naman pwedeng putyo-putyo ang kilos niya. Para magpatuloy ang trabaho mo at magtagal ka, kailangan mong tulungan ang kumpanya nagpapasahod sa'yo. Kapag nawala sila, mawawalan ka rin ng trabaho. Tapos niyang kumain ay agad siyang nagtungo sa counter para bumili ng cake at kape. Iyon na lang kasi ang nakayanan niya. Wala pa siyang sahod kaya iyon na lang muna. Tsaka pang snack niya na rin sana iyon. Dibali nang hindi siya mag-snack mamaya. Naabutan niya nga nagtatrabaho pa rin sa table nitong matanda. May edad nito. Tapos, hindi nito inaasikaso ang sarili. Nakaramdam siya ng pag-aalala para dito. Eto po, oh, kumain po muna kayo. Aniya sabay lapag ng kape at cake sa table ng matanda. Napansin naman niyang kumunot ang noon ng lalaki. Napakamot siya sa batok at bahagyang tumawa. Pasensya na po kung yan lang po nakayanan ko. Break time na po kasi tapos hindi pa po kayo kumakain. Kain na po kayo. Tsaka siya nagpatuloy sa ginagawa. Hapon na nang matapos siya at napansin niyang wala nang matanda sa mesa nito. Napabuntong hininga na lamang siya nang makitang hindi man lang ginalaw ng lalaki ang binigay niyang pagkain. Siguro hindi niyo nagustuhan yung binigay ko, no? Nagalit kaya yun? Pagkausap niya sa sarili. Kinabukasan pagpasok ni Tonton ay ang seryosong lalaki ulit ang agad na bumungad sa umaga niya. Pero kahit na masungit ang matanda ay nagagawa niya pa rin ngumiti dito. Magandang umaga po. Hindi naman siya nito sinagot. Inaasahan niya na iyon. Mas magugulat pa siya kung bigla nitong magiging mabait sa kanya. Nagsimula na siyang magtrabaho kaagad. Iyon pa man din ang reklamo nito noong unang araw niya sa kumpanyang iyon. Nang magsimula siyang maglinis malapit sa table na matanda, ay hindi niya naman maiwasang suliapan ang ginagawa nito. Napapanganga siya sa tuwing makikita niya ang mga tambak na file sa table nito. Sa kabila ng edad nito ay nagagawa pa rin ito ang ganoong karaming trabaho. Alam niyo, naaalala ko po sa inyo ang mama ko. Napangiti siya.
Kaya lang kalaunan ay napagtanto niya ang nasabi. Hindi dapat niya kinakausap ang lalaki, magagalit ito. Kabadong nilingon niya ang matanda. Eh, pasensya na po, hindi ko naman po napigilan. Hindi na po ako magsasalita. Agad naman siyang bumalik sa trabaho niya. Kaya lang natigilan siya nang biglang magsalita ang lalaki. Anong tungkol sa mama mo? Anito na nakatingin pa rin sa laptop nito. Napanganga siya. Hindi niya kasi inaasahan na sa wakas ay makikipag-usap ng lalaki sa kanya. Kalaunan ay alanganin ngumiti naman siya. Ah, yung mama ko po kasi, kasing edad niyo lang po. Kahit may edad na eh, nagtatrabaho pa rin. Ilang beses ko na po siyang pinagbawalan na magkikilos sa bahay pero matigas po ang ulo niya eh. You can't understand older people hanggat hindi ikaw ang nasa sitwasyon nila. Ani naman ang lalaki na ngayon ay huminto na sa pagtatrabaho. Pero po kasi natatakot akong baka may mangyaring masama sa kanya at baka mabinat siya kapag nagtatrabaho pa. Kaya ayoko na pong magtrabaho siya. Napabuntong hininga na lang siya. Mas madaling nagkakasakit ang mga may edad kapag nakastay lang sila at hindi nagkikilos. Exercise din yan para hindi ka agad siya manghina. Binalingan naman siya ng tingin ng matanda. Napanganga siya. Inya na pagtantong mali ang ginawa niya. Nako, salamat po at sinabi niyo yan. Ngayon ko lang po nalaman. Iyan na yata ang pinakamahabang usapan na ginawa nila sa araw na yon. Dahil balik na naman sa pagiging seryoso ang matanda. Ang maganda lang ay naabutan niyang kumakain nito sa table nito pagbalik niya. Cake ang kinain ng lalaki. Napangiti siyang nagpatuloy sa ginagawa. Kaya lang ilang saglit lang ay nagulat na lang siya na makarinig ng kalabog at sunod ay nabasag ang flower vase. Mabilis naman siyang pumunta sa pinanggalingan ng tunog. Nagulat na lang siya na maabutan ng lalaking hawak-awak ang lalamunan at tila'y hirap na hirap sa paghinga. Ano po nangyayari, sir? Natatarantang kinuha niyang telepono para tawagan ang nasa lobby pero hindi kaagad nasagot ang tawag kaya hindi na siya naghintay ng ano paman. Agad niya nang binuhat sa likuran niyang matanda at patakbong nagtungo sa elevator. Kabado siya habang pababa. Diretso siya sa parking lot. Pansin naman niyang nahihirapan talaga sa paghingang matanda. Anong nangyari? Agad na sumulubong sa kanila ang driver ng matanda nang makita silang paparating. Naaalala niyang dito rin siya sa parking lot nakita ang driver na ito kasama ng matanda. Hindi ko po alam, bigla na lang po siyang nahirapong huminga kanina tapos yung kumain ng cake. Pag-amin niya. Hospital kaagad ang pinuntahan nila kasama siya ng matanda sa likuran ng sasakyan. Nagpapasalamat siyang mabilis silang nakarating sa ospital. Agad na inasikasa ng mga nurse ang pasyente habang nananatili naman sila ng driver sa labas ng silid. Ilang minuto ang dumaan at nabalitaan nila ang ligtas ng matanda at nabigyan na raw ito ng paunang lunas. Ang ipinagtataka niya lang ay kung bakit para sa allergy ang binigay na gamot ng doktor. Ibig sabihin ba may allergy ang matanda? Allergy sa nuts si Mr. Regal. Kapag nakakakain siya noon, ay bigla na lamang namabaga ang buo niyang katawan. Lalo na ang lalamunan. Siguro ay hindi niya alam na may nuts ang cake na nabili niya kaya nagkaganoon. Paliwanag ng driver ng matanda na mas kilala ang lalaki. Napatangutangu siya. Naku, mahirap nga yun. Ako rin kasi, allergy rin ako sa kahit na anong nuts, kaya hindi nga ako mahilig sa mga cakes eh. May trauma na ako sa nangyari sa akin nun. Natigilan naman ang driver nang marinig yun. Ikaw rin? Mapait siyang umiti at tumango. Hindi siya katulad ni Mr. Regal na may pampu-ospital. Walang-wala sila, kaya nag-iingat siya. Kumunatang noon ni Leon ang marinig sa driver niyang tungkol sa janitor niyang si Tonton. Hindi niya lubos akalaing ang mismong janitor niya pa ang tumulong sa kanya. Kung bakit ba kasi huli na na mapagtanto niyang may peanut pala ang cake na nabili niya. Ayaw niya namang mag-alala na naman sa kanya ang janitor niya at bilhan na naman siya ng cake gayong nalaman niyang baguhan pa lamang ang batang iyon at hindi pa nakakatanggap ng sahod. Walang wala ito pero nagawa pa rin bumili ng pagkain para sa kanya. At saka nga pala sir, pareho rin pala kayong may allergy sa nuts ano? Naaalala ko tuloy kayo nung nasa ganyang edad pa lang kayo.
nakangiting kwento ng kanyang driver. 16 pa lang kasi si Baldo nang ampunin nito ng pamilya niya. Naabutan nito noong edad 10 pa lang siya. Sabay na rin silang lumaki ng lalaki at nagkaisip kaya kilalang kilala siya nito. Maliban kay Baldo ay si Tonto nang may alam tungkol sa allergy niya sa nuts. Nasaan na yung binata? Tanong niya sa lalaki. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang dahilan at bakit bigla niyang hinanap ang binata? Bakit sila kaparehong may allergy sa nuts? Ano kayang maaaring ugnayan ng matandang mayaman sa isang bagitong janitor? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.